Hello mga sangkay! Kumusta? Hey! Welcome back ulit sa aking channel. Ito ang Lorger TV Adventure and Tutorial Vlogs Hashtag Feeling Ship mga sangkay. Ayun! So ang lulutuin natin ngayon ay ginataang butbutan mga sangkay. Wow! So yung butbutan ay ito yung mga sangkay. Nabili ko sa Hulugan, Barangay Hulugan Market doon sa Tamsa. Ganito siya kalaki mga sangkay, oh. Lagpas to ng 2 kilo mga sangkay, nabili ko ng ano, ng 200 pesos. So ayos to. So gagataan natin to mga sangkay at for sure masarap to dahil ika nga ako ay si Feeling Ship mga sangkay. So ang luto natin ay lotong patcham pero masarap. Hey! Ito na yun mga sangkay, yung ating butbutan. So kung mapapansin nyo, ang tutulis ng mga tinik nito, no? Huh? Delikado to, so takot ang mga predator nito kapag nilalapitan to. Bumubuka yung ano nito mga tinik, kaya hindi makain-kain ng isda na to. So imaginein mo na lang mga sangkay kung matinik ka ng ganyan, no? So ito yung lulutuin natin mamaya mga sangkay. Isdang butbutan, ginataang butbutan mga sangkay. Ayos! So umpisa na natin. May mga sangkay, lagay natin to sa malaking kawali, hindi kasi kasi sa kaldero. So papakuluan muna natin to. Kita nyo naman ang laki. Lagpas ng 2 kilo to mga sangkay sa halagang 200 pesos lang. So lagyan natin ng asin. So yun mga sangkay, lagyan natin ng bawang. Lagyan natin ng sibuyas. Ayan, lagyan natin ng tanglad mga sangkay. Masyadong malaki yung ating isda, kung i-imagine nyo. Oh. So medyo maingay yung ating background dahil nagpapagawa kami ng git. Tapos, buhusan natin ng Sprite mga sangkay. So Sprite yung ating ipapangsabaw. Ayan. Tapos, takpan lang natin ito mga sangkay. So hindi na kasi yung ating takip. At pakuluan lang natin ito mga sangkay. Ayan. Kasi pag kumulo na to, tatanggalin natin yung mga tinik nito mga sangkay. Kaya ayos. So ito na mga sangkay. Ayan na yung ating butbutan. Makikita nyo, nagsitaasan na yung kanyang mga tinik. Nagsilabasan na. So para makasure tayo na malambot na, ay babaliktarin natin siya. Baliktarin natin ito mga sangkay. Ayan. So yung mga sangkay, nilinis na ito kanina. So kita nyo naman, malinis na yung lamang loob nito kanina. Tinanggal nito yung ano, lamang loob kanina ng nagtitinda sa palengke. Kaya ayos. So pakulan lang natin hanggang na lumambot yung ating tinik. Ngayon takpan lang natin mga sangkay. Yung lumambot. So ayan na mga sangkay, kumulo na ulit ang ating sabaw. So kita nyo na, ready na yung ating butbutan. So tatanggalan na natin ito ng tinik. Yung tinik nito ay matulis. Kita nyo naman yung tinik niya. Ayos! Pwede na natin patayin yung ating gason. Ayan na mga sangkay. Lipat na natin sa palanggana. Mabigat to kasi 2 kilo to. At bubunutin natin yung mga tinik nito. Oh. So ito na yun mga sangkay. Tanggalan natin ang tinik-tinik. So makikita nyo yung tinik nito parang anong triangle. No? Pag natinik sa lalamunan nyo to, sigurado may paglalagyan ganito. So tatanggalan natin ang tinik to mga sangkay. Delikado pa lang ang tinik nito, ang tutulis. Pwedeng gawing pana to. Dulo na. Hmm?
So ito pala. Anong loto to? Adobo sa gata. Adobo sa gata ala. Ala Ilonggo. Ala Ilonggo. Yeah, mga sanggay. So adobo sa gata ala Ilonggo style. Ang haba ng chinik. Ito lang ano? Totoo nga sinabi mo. Nakakain ka na rin ito? Hmm. Nakalimutan ko na kung anong dati ng nanay. Pero masarap. Hmm. Sana na nagbubulot. Malit naman yan, nilaloto. Pero mura lang dito. Hmm. Kita nyo nga sanggay. 2 kilo. Pagkos sa restaurant, man. No, 2 kilo. Mahigit 2 kilo, 200 lang. Mimigay tayo mamaya kapag may sobra. Kung ayaw kainin ng pating. Sa to. So ito na yung ating nilinis na butbutan. So magre-ready na tayo ng ating panahog at atin na itong gagataan. So for sure masarap to dahil mabango at hindi siya malansa. Kaya ayos. Umpisa na natin ng ating makain na sa hapunan. Meron tayong bawang, sibuyas, luya, meron tayong talong, meron tayong silisigang, kamatis, bell pepper ground at saka yung dahon ng bell pepper. Meron tayong pampalasa. Meron tayong dairy cream. Meron tayong malunggay leaves. Meron tayong coconut milk o gata. So ito yung espresso at saka ito yung pangalawang gata, mga sanggay. Gagamit din pala tayo, mga sanggay, ng patis. Kaya ayos, tutuin na natin, mga sanggay. Mga sanggay, initan natin ang ating kawali. So, antayin lang natin na uminit. So, ngayon ay ilagay na natin ang ating butter. So, tunawin lang natin ang ating butter. Butter yung ginamit natin para malinamnam, mga sanggay. So, ngayon, mga sanggay, lusaw na yung ating butter. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Ilagay natin ang ating sibuyas. Ngayon, ilagay natin ang ating bawang, mga sanggay. Ilagay natin ang ating luya. Haluin lang din natin. Ngayon ay ilagay natin ang ating kamatis. Haluin lang din natin. Nangangamoy na, mga sanggay. Ngayon, ibuhos natin ang ating paminta at ilagay na rin natin ang ating dahon o yung laurel. Tapos, haluin lang natin ito, mga sanggay. Ayan. Ngayon, mga sanggay, ilagay na natin ang ating yung ating pangalawang gata. So yan ang ating pangalawang gata, mga sanggay. Pakuluin lang natin hanggang na medyo maglapot siya ng konti. So yan na, mga sanggay. Kumulo na yung ating sabaw. So ibubuhos na natin yung ating isda. Oh. So yan. Medyo inuli natin ang ating isda dahil ano na kasi ito eh. Pinakuluan na kanina. Nam 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 nam. Kaya masasabi natin, mga sanggay, na lutong pacham, pero sa tingin ko naman ay masarap para sa akin. Iwan ko lang para sa mga titikim mamaya, mga sanggay. Sa mga final na tagatikim. So ayan lang din natin ito na kumulo, mga sanggay.
Antayin natin na kumulo. Saga natin. So yun mga sanggay, ngayon ay ilalagay natin ang ating talong. So yan mga sanggay, antayin lang natin na kumulo para timplahan na natin mga sanggay ng ating mga pampalasa. So yan ang mga sanggay, kumulo na ulit ang ating sabaw. Ngayon ilalagay na natin ang ating ang ating sili sigang mga sanggay sa ibabaw. Yan. Yan mga sanggay, ibubuhos na natin yung ating espresso o yung ating unang gata. Naamoy ko na mga sanggay yung bango. Tapos ibubuhos na natin yung ating patis. So lagyan natin ng kunting patis. So lagyan natin muna ng kunting asin, kunti lang muna para ma-maintain natin yung alat o yung timpla. So dagdagan na lang natin kung medyo matabang pa mga sanggay. So yan na mga sanggay, naamoy ko na yung kanyang aroma. So tikman muna natin yung lasa kung okay na yung alat. Ngayon okay na yung alat mga sanggay, lagyan na natin ang ating seasoning o ang ating pampalasa. Tapos haluin lang din natin na malusaw yung ating seasoning. Kagandahan ng butbutan mga sanggay, malaman siya. Kaya masarap to partner ng Alfonso Light mga sanggay. Panalo to Alfonso Light. So mamaya ito ay magsisilbing pulutan. So ayos, antay lang natin na mag-sticky konti yung ating sabaw. Saka natin ilagay yung ating malunggay para okay na. So mga sanggay, okay na, buhos na natin yung ating malunggay. Then ready to serve. Ayos na mga sanggay, so okay na yung ating butbutan. So ito na. Oh. Para sa iyo anong lasa? Masarap. Masarap, hindi malansa. Yan. Panalo mga sanggay daw yung timpla masarap at hindi malansa. So mapaparami ka ng kain yan. Double rice. Ayos. So ayos mga sanggay, salamat sa panonood. Hanggang sa muli mga sanggay. Sa muli nating pagluluto na feeling ship mga sanggay. Paluin mo na.